of the company saying unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he said a parable unto them, saying, The brother of a certain rich man brought forth plentifully. Okay, skip natin. Kwento yan ng rich fool, okay? Dito tayo mag 31. Ako muna. But rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Fear not, be not afraid, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Sell that ye have, and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. Wherever your treasure is, there will your heart be also. Okay, ulitin ko lang. For where your treasure is, there will your heart be also. Let's pray. Panginoon, maraming pasalamat sa aming bilang Panginoon, sa willing magbabaptize, nawa hindi ko mahadlangan sa aming plano, Panginoon, na we pray na kayo mag-provide na pangailangan. We pray kayo pong gilos ngayong umaga, Panginoon, mamayang hapon, magkasunod ng message, Panginoon, na makita ng mga young people, even kami, lahat kami, Panginoon, ang inyong priority. Priority namin yung inyong gawain. Prioritize namin ang mga bagay na patungkol sa inyo, dahil kung nasa namin puso, nasa namin treasure, doon ang puso namin, yun ang aming gagawin. Yun ang pagkakabalahan. So, I pray na kayo po yung kumilo sa aking kaligitnaan. Kaya pong malalati, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Wala, ako po. Good morning po. Morning. Ang title po nito is Heart in the Treasure. Heart in the Treasure. Ano yung heart? Ang sabi ko eh. Seryoso na tayo. Mamaya na kayo mag... Mamaya, maggulo kayo. Mamaya. Pero huwag din masyadong maingay, di ba? Masaya yan eh. Pero sa church kasi lagi, sabi ng Panginoon, let all things be done decently and in order. So, hindi tayo dito nagkakagulo, lalo na sa panahon ng preaching, pag-aaral ng salita. Yung mga seryoso na pag-aaral ng last time, di ba? Are you a clown? No. Do you want to be a clown? No. Di ba? Pangit nun. Kahit pang malaki kita ng mga ngayon, stand-up comedian. Ayaw natin maging clown. Gusto natin maging seryoso mga tao. Tayo ay maayos. Amen? Amen. So ngayon, ang title ulit is Heart in the Treasure. Ang subtitle nito is Placing Our Priorities Right. Okay, Placing Our Priorities Right. So sa English kasi, iba gusto is Get Your Priorities Right. Ibig sabihin, dapat tama yung priorities mo. Una yung mga importanteng bagay. Diba? So ito palang Luke 12 is medyo parallel sa Matthew 6. Pero gusto ko itong Luke 12 kasi may mga... yung kanyang wording is ito yung makakatulong sa atin yung araw. Amen? Amen. So ngayon, alam nyo ba yung mga treasure hunter? Sino nakapanood nung may pelikula eh. Pero, ano yung mga treasure hunter na pelikula? Indiana Jones. Luma na yun ah. Yung later lang, ni-revive yung ano, di ba? Yung Lara Croft Tomb Raider, di ba? Hindi sinabi panoorin nyo. Pero, pag napanood nyo kasi, makikita mo dun yung ginagawa nila. Imposible naman yun eh. Dora the Explorer. Kilala nyo yun? Ano ba yung treasure? Kayamanan na pwedeng itago. Pero madalas tinatago pag may shadow, marami. Naalala ko tuloy yung mga nagtatago itong mga politiko, di ba? Sina Putin. Sa Panama. Ano ba yun? Sobrang dami nilang pera, hindi nilang saan tatago. Ginagawa nila, may mga loophole kasi yung batas nila, natin, tinatago sa isang bansa na hindi, di ba si Marcos, naalala niya yung Switzerland. Kasi may batas na pag nilagay mo yung pera mo doon, walang pwedeng mag-usisa doon. International yun eh. Ganun ang batas nila. Hindi yung sakop ng batas natin. Okay, kahit pang kinurap nila yun, kahit ninakawan yung bayan, dapat nga pwede yun eh.
Pero may mga ganung batas kasi. Ngayon, yung iba mas matindi pa, ni hindi mo kayang silipin, talagang wala. So, binabaw nila, kumbaga. So, dati kasi yung treasure, wala pang mga ganung banking system eh. So, ginagawa nila, binabaw nila yun, di ba? Mga mahalaga kunwaring bagay, ano ba yan, mga ginto, mga, minsan, mga jewels na napakahalaga. Ang, kahit nga yung mga Israel, di ba? Alala nyo yung pinaka-pinag-iingatan nila? Kasi sila ay cities, tawag sila, state sila na, religious state sila eh. Yung batas ng Diyos, yun ang batas nila. So, yung treasure din nila, nasa temple. Alala nyo ba ba yun? Yung mga nag-quiz tayo, di ba tayo nakapag-quiz? Tagal na, sorry, nalimutan ko na eh. Maganda, sasama ba kayo sa mga Bible quiz? Maganda rin yan. January na. Kasi na, ano, pamove ng pamove eh. Maganda kasi yun, kasi talagang aaralin natin mismo yung mga yung Bible, tapos may quiz tayo, kasi aaralin mo para makasagot ka, di ba? So yung mga, ang yaman nila nun, yung kahit kay Moses pa lang, yung treasure din nila, nilagay nila sa temple or sa tabernacle dati. Nung kay Solomon na, dun sa temple, anyway, naubos yun eh. So yung treasure natin, ito yung mga pinakakaingatan natin. Kaya nung nasakop yung Israel, kinuha yun, binanggit yun dito sa Bible. Eh, nasa na yung mga ganito, yung mga ganyan, binanggit yun, dinala dun sa Babylon. Yung iba kasi, yung iba kumalat na yun. Assyria, nakuhaan din sila ng konti. Men, treasures. Nakaka-relate ba kayo? May pera ba kayo? Na nakabaot kung saan? Walang makarelate eh. Naipong ka bang malaki bad? Sa bangko. Kami, wala eh. Sa langit kami nag-iipon. Yan ang maganda. Tsaka yung mga babanggit natin mamaya. Okay, so summarize ko muna yung chapter na to kasi hahatiin naman natin ito hanggang mamayang hapon. Nakikinig ba? Ngayon lang tayong 4 points. So, summarize ko to, medyo parang Matthew 6 to. Matthew 6, tsaka Luke 12, ito yung mga in-address ng Panginoong Jesus, yung mga concern ng mga tao, lagi tayong concern sa mangyayari sa buhay natin, yung pera, gusto ko maraming pera, ay, baka wala akong kainin bukas, wala akong kainin next year, diba, iniisip mo ba yun? Bata ka pa eh. Pero kami mga matanda minsan, ganun ang isip namin, advance. Pag may ginastos, ano, itong binabayaran namin ito, napakalaki. So, tinatansya ko yung sweldo ko. Diba? Ilang years pa ba, kung mawalan ka ng trabaho, di ba, ano na? Kukunin ng bangko to. Paano ka mag-aaral? Paano ka kakain? Mga ganun ba? So, yan yung mga pinagkakabala ng mga adults. Kung saan tayo kuha ng pera at kung ano yung ipunin natin. Kayo, mga bata, nag-prepare kayo, di ba? Nag-aaral kayo. Sino mataas ang ambisyon dito sa buhay? Si Alex pala, nag-ano, no? Wala akong makausap si Alex, eh. Medyo lumalayo yung puso ni Alex. Kaya pag-pray natin. Amen? Sabihin ko naman yan. Sana makatid mamaya. Nakita nyo ba yun? Okay. So, mabait naman yun. So, may mga kalaban talaga eh. Si Arnel, kailangan nang makausap. So, yan. So, kung sinasabi ng Panginoon sa Luke 12, kinakausap niya tayo para mag-prioritize tayo. Anong unahin mo? Katulad nga niya, nabanggit ko kanina sa Sunday School, inoperan ka. Ay, mukhang matalino to si Jamie. Mukhang pwedeng gamitin to ng kulto natin. Ang Catholic, kunwari. Apo, ang kanong kailangan mo? Nag-aaral lang kita sa Harvard. Ganun. Ang ginagawa ng mga tao sa Harvard. Pero mayaman po yung mga yun. Magaling talaga sa mundo. Tapos, dito ka na mag-church sa Catholic. Gusto mo ba yun? Parang pinagpalit yung kaluluwa mo doon. Yung pananampalataya. So, sana walang ganun sa inyo. Pero, ang Panginoon, sinasabi niyo dito, may mga na magpag-aaral natin mamaya. Basta ang pinaka-context lang nito, huwag kayo mag-alala. Magtiwala kayo sa Diyos. Pagdating sa mga mahalagang kailangan niyo sa buhay. Amen? O, titingnan natin yung first 2 points na tayo ngayong umaga. Okay?
So, nabanggit ko lang yung treasure hunters. Ibig sabihin nito, isusugal nila lahat para makita nila yung treasure. Okay? Yung naalala ko nga yung, hindi ko na napanood lahat, pero parang mayaman na sila, treasure hunter pa sila, at yung buhay nila, ibubuwis nila eh. Para makita lang kunwari yung treasure na yan. Ganun minsan treasure, kasi pag mas mahalaga yun, willing kang ibigay yung mga palagay mo, hindi masyadong mahalaga. Mayroon tayo dyan sa Matthew rin yun, yung pearl of great price na parable ng Panginoon. Sabi niya, natagpuan niya yung pearl of great price, sa ginawa niya, binenta niya lahat, parang mabili lang yun. Bakit? Kasi napakahalaga nun eh. Mas gusto niya yun kumpara doon sa mga meron siya ngayon. So, ganun ang ginagawa minsan ng mga treasure hunter. Inaalam nila yung cost ng treasure, tsaka yung dahilan, bakit nila gusto makuha yun, yung cost. So, ganun din tayo ngayon, pag-aaral natin yung totoong treasure. Okay, meron tayong 4 points. What are the true treasures and how to prioritize it? So, mamaya, babalikan natin yung kaninang text natin, ha? Kasi kung nasaan yung treasure mo, ayun pala gusto kong sabihin. Ano pa yung mga ibang treasure natin bukod sa mga bahay, lupa, physical? Nabanggit natin yan noong Friday. Meron kaming online Bible study, di ba? So, nabanggit na natin yan. Ano yung pinakamahalaga sa inyo? May nagsabi, bahay po, gusto ko magandang bahay, magandang trabaho, magandang pamilya. So, para sa iyo, yung treasure mo eh. Kaya gagawin mo lahat para magkaroon ka nun. Pero ano dapat yung pinaghihirapan talaga natin? Yung isisik natin, yung kung spiritual yan, ano yan? Di ba, attend ka ng church, magbabasa ka ng Bible, magitiwala ka sa Diyos, i-apply mo yung salita ng Diyos, dahil importante sa'yo na sumunod ka sa Diyos, para siya yung magre-reward sa'yo. Kasi meron din siyang pangako. Amen? So ano yung mga bagay na pinangako ng Diyos na talagang true treasure? Hindi yung katulad ng bahay na mananakawan, na bahay na masisira, masusunog. Ano pa yan? Yung pamilya mo na pwede rin masira, no? Huwag naman. Pero iba, nasisira kasi kababayaan din. Pinarioritize mo yung asawa mo, ginawa mo lahat, parang kilala ko. Pero pinagpalit mo yung isa dahil dito, kasi mahal ko to eh. Nandang muli, siya yung iniwanan eh. Ang sakit nun. Yan ba ang treasure mo sa buhay? Maganda yan, kaso hindi pa dapat yan. Hindi yan true treasure. Amen? Mga anak din natin ganun, pag-aaraling ko to, si Pamela, nag-iisang ano to, sabagay, dalawa na sila. Pero siguro, precious na sa, ano, magulang niya. Ito mga to, marami kasi kayo. Sino nag-iisang anak dito? Wala. Ay, maganda yan. Si Hannah, dalawa rin sila eh. So, importante yan. Pero ano yung mga true treasure dapat nating kunin? Dapat nating pagpalit yung ibang bagay para dito. At paano natin sila ipa-prioritize? Kasi pag sinabing priority, minsan, meron mga bagay na hindi mo na pinahalagahan. Diba? So, nane-neglect. Katulad ng kaligtasan, dito pa rin mamaya. So, sige, punta na tayo dito. Ano yan? Focus lang kayo kasi magugulo tayo pag gani. Mga bata, ha? Number one, dito lang sa chapter 2, di tayo lalayo. May sinasabi ang Panginoon, katulad na nabasa kanina sa verse 34, kung nasa ng treasure mo, andun ang puso mo. Ibig sabihin lang nun, mamahalin mo to kasi yun ang gusto mo eh. Katulad nga ng iba, dilaan nila lahat sa pag-aaral nila. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo maaalis sa kanila yun. Kasi po, nag-aral sila ng business and ganyan-ganyan. Tapos narinig nila yung preaching sa mga banks na ito, hindi maganda to. Hindi nila pagpapalit yun hanggat maaari, di ba? Kamaya naman yan, kunwari, na-inlove ka na, kunwari, sa Geraldine, kunwari lang, ha? Na-inlove sa, kunwari, sa iglesia ni Manalo. Talagang, kunwari lang. Okay? Andun na yung treasure mo, siya yung treasure mo, eh. Andun din yung puso mo, di ba? Kaya kahit sabihin ka ngayon, mahirap na, di ba? Though hindi pa rin dapat, pero kasi mahihirapan kasi doon yung puso mo eh. Doon mo ibibigay yung time mo, yung pera mo, kahit ano pa yan, kasi doon na yung puso mo. Kaya pag-aaral natin ngayon, alamin mo muna kung nasan yung treasure mo, kasi susunod na yung puso mo eh. Kung ginavalue mo yung salita ng Diyos, susunod yung puso mo.
Ganun nga, sa love life din. May pinagpipilihan ka, sobrang ganda lalaki mo. Merong iglesia, isang Catholic, isang Baptist, isang CCF. Bira, dahil mong pinagpipilihan, di ba? Sino pipiliin mo? So, kung tama yung puso mo, tama yung pinapriority mo sa buhay, eh, hindi mahirap mamili. Amen? Okay, so number one, ano yung mga treasure, yung true treasure na dapat yung dapat nating pahalagahan para dun din tayo i-focus natin yung ating puso dun. Ilagay natin yung puso natin sa treasure. Ano yung mga treasure na yan? Number one, verse 1 to 3. Meron lang tayong apat. Swak na swak na sa mga bata. Pero ganun din yung iba. Sabi dyan, in the meantime, when they were gathered together an innumerable multitude of people, napakaraming tao daw. And so much that they plowed one upon another, pang bira, nag-ano na. Ang tawag doon? Nagtatapa ka na yung iba. Stampede, diba? He began to say unto his disciples, first of all, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Ano yung hypocrisy? Napag-aralan natin yung last time sa Matthew 23. Mapagkunwari, ang dami po niyan. Ako, dahil ko dinidilagan yan. Sa atin dito, natutuwa ako na, Pastor, parang ano ka, di ba? Masigasig na masigasig ka. Gusto ko yun, pero minsan yung iba yung nasa puso. Iba yung gusto mangyari. May mga ganun. Actually, red flag yun. Ah. Takot ako sa mga ganun eh. Yung puro praise the Lord ang sinasabi, pero yung action niya, iba naman. Okay? Sabi kasi dito, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Sa Tagalog, walang anumang na itatago ngayon na hindi ito malalaman. Diba? Lahat yan, iniisip mo ngayon, hindi ko naman, wala nang pinagsabihan ito eh. Marireveal yan. Eh, tagong-tagutong yung sikreto natin, wala nakakalam ito. Makikita rin yan. Kaya sabi dito, therefore, whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light. Okay, saan karamihan yung mga nagtatago, di ba, sa dilim? Oh, hindi mo ako nakita. Nakita mo ako, nasa dilim ako eh. Kaya yung mga loko-loko daw, gusto sa dilim. Kaya madalas yung inaano ng Bible special sa time nila. Pag gabi na, nangyayari mga kalokohan. Kaya tayo dapat, yan, sa umaga tayo magano. And which we have spoken in the ear and closet. Ibig sabihin, sikreto natin to, ha. Yung mga anak ko minsan, nag-sikreto natin, kaya ina-encourage ko sila. Tinuturoan ko silang, tama ba mag-sikreto ka sa magulang mo? Tama ba yun? Magulang mo, sikreto, may sikreto ka sa kanila? May gagawin ba silang masama sa'yo? Wala. Sino mo mag-guide sa'yo? Sila din. Iba po yung sikreto. Diba? So, hanggat maaari yan, mga class nyo pa lang, sabihin nyo yan. Ang hirap kasi sa panahon natin ngayon, mga magulang, hindi rin marunong. Kaya lagi yung sinasabi sa inyo, bata ka, papag-pray mo na. Normal yan eh. Darating ka rin dyan, ngayon muna ipag-pray, ngayon muna aralin yan. Anong gagawin ko? Paano ko malalaman yung tamang tao? Alamin mo na. Lagi natin dinidiscuss sa church kasi yung mga magulang mahina, hindi alam anong gagawin. Pag alam nilang dati, nagkamali sila, yung anak nila, either sobrang strict naman or sobrang namang maluwag. Eh, dati ganyan din ako, bayaan mo sila. Mali. So, mangyayari yan, kaya kailangan natin pag-usapan in the light. Ibig sabihin, ito, pag-usapan natin ng hayag. And that which you have spoken in the ear and closet shall be proclaimed in the housetops. Kahit pa sinikreto mo yan, yan ay marireveal. Maulit-ulit na ako, di ba? Kasi nga, para maintindihan natin. So, number one na sinasabi ko dito na i-treasure natin, since ang lahat pala ng iisipin natin, lahat ng pagplanuhan natin, bakit ganyan tinake mong course? Alala ko yung iba, ang classmate ko, gusto ko ganyan. Bakit? Yan ang tanong eh. Kasi maraming pera. Bakit yung tinurse mo, yung mga psychology? Kasi kasi yung sabi ko sa kanila, malalaman ko, mababasa ko daw yung isip ng mga tao. In a way, totoo yun. Pero in a way, hindi rin. Okay?
Pero may plano kayo, bakit yun ang kukunin mong course? Bakit ganito ang asawahin mo? Bakit si ganyan? Eh kasi, ano, tanda na yan. Ikaw, bata ka pa. Eh, kasi may pera pala, madalas yan. Sabi mo, mahal na mahal ko po talaga siya. Sinungaling ka natin. Kahit ano yung intention mo, yun ang point number one, pure intention. Number one, ano yung mga treasure, mga totoong treasure, mga napakahalagang bagay na dapat magkaroon tayo. At pahalagaan natin, number one, pure intention. Ibig sabihin kasi po, ito nga sabi ko sa inyo, pagtanda-tandaan nyo, hindi na kayo nasanay, manluloko na kayo, mga asama nyo manluloko, tinotolerate yung panlokohan, magkakaroon pa ba kayo ng puro intention? Kaya nagbebentahan kayo ng ganyan. Uy, sir, ito po, murang-mura, balat na sapatos, 500 lang. O, ayan ah. Balat ba talaga to? Oo, totoo. Magsinungaling yun. Hindi mo kaya ibagsak yung presyo ng balat ng ganun, unless synthetic yan. So, dahil alam mo, lokohan naman yan eh. Sa business, lokohan naman yan eh. Ikaw ba yung taong ano sasabi na makikinig ka ng preaching ngayon, huwag kayong mag-isinungaling kahit ano pa yan eh, nakikinig ka dun. Ako yung trabaho ko dito, yung maman eh, sa manluloko ng tao, makikinig ba yon? Ngayon mga bata kayo, kaya nga dapat ngayon ka mag-umpisa. Amen? Ang sabi sa Proverbs 20:11, ang sabi dito, ang kinote din natin the last time, even a child is known by his doings. Mga bata, amen? Bata ka pa, kita ko na eh. Kung pinipilit ka sa church, nasa church ka, pinipilit kang makinig, sa palagay mo, maganda yon. Alam ko na agad, alam ko ng pastor yun, itong sa taong to, sana matuto to, maging seryoso sa salita ng Diyos. Kasi kitang-kita ko, walang, hindi seryoso eh. Ngayon kasi sabi dito, whether his word be pure or whether it be right, alam naman yun eh, malalaman yun, di pwede isekreto. Eh, hindi alam ni pastor, dito lang ako kasi gusto kong kumain na masarap. Hindi alam ni pastor yun. Alam ko din. Kung hindi ko man malaman, alam ng Diyos ang intention mo. Huwag mo itago. Kung mali ka talaga, alamin mo, mali ako, mag-sorry ka sa Diyos. Ayusin mo yung sarili mo. Eh kung yun talaga intention mo, minsan bata eh, di ba? At least ngayon, alamin mo na na hindi pala maganda yon. Lord, itatama ako yung sarili ko. Amen? Ang sabi sa sa Acts 15:9, ito yung mga kinalaman sa purity ng puso. Sabi dito sa 15:9, natapos tayo din ng Thursday. Sabi doon, ito yung mga Gentiles, di ba? Tsaka Jews. Sabi niya, and put no difference between us and them. So, inamin ni Peter, hindi nga natin to, hindi naman tayo iba sa mga Gentiles. Sabi dito, purifying their hearts by faith. So, naligtas sila, patulad din natin, naligtas tayo, para tayo naligtas, nanampalataya sa Diyos, na walang lokohan sa Diyos. O bakit tayo ngayon na, hudyo kami, may mas magaling. Wala nang ganun. Amen? Purong, yung matanda na nasanay na sa kasalanan, nagkapera na sa kasalanan, yung politiko na sumikat na sa kasalanan, sa kalokohan, ang hirap na niyan. So, wala na sila ng treasure na to. Ngayon kayo mga bata, paano kayo magkakaroon nito? Okay, yun yung pure intention, ito yung kayamanan. Anong kailangan natin gawin? May expose din naman yun eh. So, sabi na dito, know that the Lord knows their intention and it will be exposed sooner or later. Nabanggit natin kanina sa Proverbs, malala, alam din naman ng tao yun eh. Ba't mo pa itatago? Tama? 1 Corinthians 3. Tingnan nyo. 1 Corinthians 3:13. Every man's work shall be made manifest. Sa Tagalog, lahat ng ginagawa nyo ay malalaman. Pag sinabi manifest, ay may bubulga. Parang ganun. Exposed, yung sabi ko eh. Made manifest, for the day shall declare it. Yung sabi, ito yung judgment day. Because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So medyo malalim to, pero basta ito yung araw na uhusgaan ka. Ngayon, pag namatay ka na maaga, di ka umabot ng rapture.
Husgahan ka rin ng Diyos, di ba? Kung sa langit ka ba, sa impyerno ka. Okay, hindi sa by works, pero yung by works, ito yung sa rewards. Okay? So by faith, ikaw iligtas, pero anong reward mo sa langit? Titingnan yung mga ginawa mo. At kung puro ba intention mo, bakit ka naglingkod? Maraming yung mga pastor nakatingin sa pera. Nakakalungkot yan. Pero yun ang totoo, pag tinignan mo yung mga desisyon na ginagawa nila sa church, ba't kaya ganito? Hindi naman yan, lantad naman yun eh. Ba't ka magtotolerate ng false doctrine sa church? Kasi may tao dun, ayaw mong mawala. May gusto mong madagdag sa'yo sa church na compromiser. Anong gagawin mo sa mensahe? Ititrim mo. Pera yung dahilan doon. Amen? Amen? Hindi tayo magiging ganun sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sinasabi ko na sa inyo, kapag napansin niyo si Pastor, medyo, Pastor, bakit may drums na rin tayo dito? Bakit na meron tayo dito ng ano? Ano ba yan? Purple light. Purple light. Saan ba nagkakapera yung iba? Hindi ko nalang. Sa, yan, yung mga youth, ina-attack nila yung youth, ang pang-attack nila, concert. Sa atin, word of God lang, wala nang iba, amen? Amen. Pag napansin niyo si Pastor, sabihan niyo rin ako, Pastor, bakit may ganyan tayo? Kala ko hindi tayo ganyan. Amen? So, ganun yung, kasi yung ating huhusgahan tayo sa ating mga sa mga gawa pagdating sa rewards, okay? So, pure intention, pahalagaan nyo yan, mga bata. Pag may mga nagiging kaibigan kayo, cool na cool to, gusto ko maging kaibigan to eh. Ayoko siyang mawalang kaibigan ko. Eh, kaso, loko-loko. Tinuturuan ka ng kalokohan. For example, na hindi ka na may, tinuturuan ka magsinungaling. Ang magsisinungaling, sino yung guturo ito? Meron bang Academy of Lies? Yung walang ganun. Tinuturo yan, patago. Tandaan nyo yun. Pasikreto lagi. Pag nagkaroon kayo ng kaibigan ganun, alisan nyo na. Sila yung dalin nyo dito. Hindi yung dadalin nyo lang kayo sa pangkapamakan. Kikita tayo. Magbebenta lang tayo ng kung ano, ng drugs. Kasi masyado na. Pero may kumikita talaga dyan. Sabihin sa inyo, yung mga politiko nga, tinotolerate yan eh. Pero kayo na pala ipapain. Pag nagkahuli, ang kayo yung mahuhuli, tapos sila hindi. Ganyan yan eh, taniman lang yan, gamitan. Eh kasi isa ka pa. Gusto mo yun silang gamitan para magkaroon ng mabilis na pera. Ha, pahama ka rin. Amen? Kaya yung intention nyo, gwardyahan nyo. Pag alam mo, kailangan mo magsinungaling para magkaroon ng kung ano man yan, ng asawa, ng pera, ng kaibigan, kailangan mo magsinungaling. Maling ano yan, maling way yan, maling paraan yan. Amen? Gwardyahan mo yan. Yan ay hypocrisy. Yan ay hindi natin gusto. Amen? So, kailangan mong gawin. Alamin mo na ang Diyos. Ito lang yung gawin mo. Alam mo ba na ang Diyos alam lahat? Alam niya lahat yan eh. Sabi ng ibang kulto, hindi niya alam lahat yan. Hindi ko pa nga naiisip paano niya nalaman yun. Ganun yung turo ng iba. Kasi ayaw nilang isipin na lahat ng bagay alam ng Diyos. Kasi nakukonvict na rin yung mga yan. Pero sinasabi sa Bible, lahat alam ng Diyos. Ngayon, kung alam lahat ng Diyos, mag-iisip ka ba ng mali? Magiging unpure yung intention mo, ay, hindi alam ni Pastor to, ay, hindi alam na magulang ko to. Kunwari, makapabaptize ako, pero actually, iba pala yung motibo mo. Nagaganong ka ba? Kung alam mo na lahat alam ng Diyos? Lahat ng, hindi na. Kaya yung step natin, ha? Ano yung treasure? Pure intention. Paano mo magkakaroon nun? Alamin mo na lahat, alam lahat ng Diyos? Kung alam ng Diyos, eh matakot ka na magkunwari-kunwari. Amen? Yun lang yun. Number one, pure intention. Number two, bilisan lang natin to. Tapusin ko ng 11. Ito yung pinaka-obvious. Ano yung dapat nating pahalagahan? Ngayon, kung ligtas ka na, ligtas ka na. Eh, paano yung iba? Okay? Kaya sabi sa verse 4 and 5, sabi dito, tingnan nyo ha. For what? Sorry. Nasa maling lugar ako. Balik tayo ng Luke 12, verse 4. Sabi dyan, and I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body, and after that they have no more that they can do. But I forewarn you, I will forewarn you, whom ye shall fear. Sino dapat natin katakutan? Takot ako yung Duterte. Kaya hindi ako preacher ako. Hindi ko sabihing loko si Duterte kahit totoo yun. Okay, si Pope.
Ay, kasi baka kagalitan ako eh. Bakit ka natatakot? Anong kinakatakot mo? Ano yung pinakamatinding pwede nang gawin sa'yo? Patayin ka nila. Diba? May gumagawa ba nun? Ha, kaya tahimik na lang ako. Takot ka nun. Bakit ka takot? Kasi, takot ka mamatay. Bakit kung ligtas ka, takot ka mamatay? Really? Ikaw? Ligtas ka na ba? Pag ligtas ka, takot ka mamatay? Pumunta ka sa langit? Diba? Hindi ka dapat takot mamatay. Ngayon, kasi nasabi ng Panginoon sa atin dito, pinapaalala niya kung ligtas ka, ano ba kaya nalang gawin sa'yo? Patayin ka, o, dilangit ka. Kaya ba nilang sirain yung kaluluwa mo? Ang Diyos lang ang kaya gumawa nun sa impyerno. Kaya dapat takot tayo sa Diyos. Amen? At sila din. Ngayon, pagligtas ka na again, hindi ka na mawawala yung kaligtasan mo. Kaya ang point ko dito, number one, pure intention ng treasure. Pangalawa, siyempre, salvation of the soul. Gano'ng ka-importante yun? Gano'ng ka-importante yung kaligtasan? Sobrang importante, sabi ng Panginoon, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Napaka-importante ngayon kung ligtas ka na at least yung iba naman. Kaya ang gusto natin sabihin dito, ano sabi sa Matthew 10:28? Ito rin yun, hindi ko nabanggitin. Sinabi yun, ganun din. Ngayon, sabi dito sa 4 and 5, yun nga, matakot ka sa Diyos kasi siya yung maglalagay sa impyerno. Ang kabaliktaran ngayon nun is ano, dapat maging matapang ka. Hindi ka takot para sa ibang tao, sa sarili mo, kahit ano mangyari, ligtas ka na. Ano yung point natin dito? Paano natin pa-prioritize to? Number one, yung pure intentions, ang kayamanan natin, paano natin pa-prioritize? Alamin mo na alam lahat ng Diyos, hindi ka na magiging impure. Nakikinig pa ba? Mabilis ba? Sundan nyo lang, kaya nyo yan. Number two, maimportante yung treasure natin, yung mga kaluluwa. Amen. Treasure natin yan. Ngayon, treasure natin yung sarili natin kaligtasan. Salamat sa Panginoon. Regalo yun eh. Pero itong mga ibang tao, paano na? Anong gagawin natin? Kung ang treasure mo, yung kaluluwa ng tao, andun din yung puso mo, anong gagawin mo? Mag-soul winning ka, hindi ako marunong pastor. Aralin mo. Sino magtuturo sa akin? Si Pastor. Tsaka yung mga iba soul winner, si Brother James, alam niya na yan. Darating din kayo dyan, mga babae, si nanay. Mga guest mo na, wala. So yan, pag may time yung si nanay, nag-soul winner, mahal na yung soul winner. Kahit mga cardinal kasi, mga bata pa kasi. Kaya pinagtsatsagaan niya yun. So masarap yung soul winner kapag nag-akay ka ng kaluluwa, naligtas yan, mahalaga sa iyo yan, amen? Eh, mga magulang nyo, mahal nyo ba yung magulang nyo? Sabihin nyo, Tay, share lang kami, Pastor, maliligtas ka, ayaw mo? Lambingin mo lang, yan, mga tatay nyo. Diba? Importante ba sa inyo yung kaligtasan nila? Eh, salamat kayo, ligtas na, para sila. So, priority sa inyo yun, andun yung puso nyo, at kayamanan nyo yung kaligtasan nila kung maging active kayo sa soul winning. Gawin nyo. Kung di nyo kaya, magpatulong. Kung di, yun naman sa atin, buti sa atin, alam natin yan. Ginagawa, practice natin yan. Diba? Si mama mo, tanong mo si mama mo, ligtas ka ba ba, nais? Anong ni pastor? Yan. Ate Cheryl, diba? Yung papa mo rin, gusto kong makausap. Amen? Importante ba yan? Importante yan. Ngayon, mamayang hapon, meron pang mga bagay. Actually, focus actually niyan, mamayang hapon. Pero yung importante kasi yung pangalawa, una, kaligtasan, tsaka, well, kung hindi ka pure, hindi mo mamahalin yung salita ng Diyos eh. Hindi mo, may kilala kami, ganun eh, ligtas daw siya, tapos, hindi naman. Hindi puro eh. Niloloko niya sarili niya, pati kami, lolokoin. Plano mo. Diba? Gusto mo ba maging manloloko? Magkakapera ka. Hindi pa rin. Kayamanan niyo yan, huwag niyong itapon, amen? So, pahalagaan nyo, alam ng Diyos lahat yan. Ngayon, yung kaligtasan ng kaluluwa nyo, salamat, ligtas na kayo. May ibang tao naman, amen. So, number three, mamayang hapon, rewards sa lupa, tsaka sa langit. Amen. Amen. So, dun tayo. Sige, pero magkakatuwaan tayo ng konti mamaya, amen. Sige. Salamat sa mga papabaptize. Let's pray, Panginoon, maraming salamat.
Nawa, Panginoon, kayo pong kumilos sa bawat isa. Ang kabataan, Panginoon, malaman namin na napakahalaga mga bagay. Yun ang aming prioritize, yung dahil na doon ang puso namin. Therefore, malaman namin na importante pala itong mga bagay ito maging pure sa puso namin, Panginoon, at yung kaligtasan namin, kaligtasan ng iba, pahalaga namin ito, Panginoon. Yung aming gagawin, paplanuin sa buhay according sa ganitong mga bagay na ito yung mahalaga sa amin. Therefore, lahat ng bagay na may kinalam sa iyong gawain, papahalaga namin dahil nga importante sa amin yung mga bagay ito. Maintindihan namin ito, Panginoon. At kami po yung maalay sa inyong kalooban, sa inyong gawain. Ngayon, salamat sa napakaraming bagay. Tulungan yung bawat isa, mga bata, Panginoon. Lumaki sila sa inyong salita. May takot, mga tamang takot sa inyo. Ngayon yung mga adults, Panginoon, supportahan namin gawain na parang dito nakadepende ang aming buhay, Panginoon. So we pray na kayo pong malulati. Ayon sa lahat po sa mga bagay, blessing, Panginoon. Matuloy yung baptism, Panginoon. Ihabol namin ito ngayong taon. Mga magulang, itong mga bata, Panginoon. We also pray for them. And Ate Beng, salamat po, nakatating na sila. Sila po'y magtapat sa inyo. At sila po'y lumakad according to your will. Dahil nakita rin po nilang yung kamay. Pagkilos sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya malulati. Ang aming kakainin, Panginoon. Maraming salamat sa naganda. Kayo po'y mag-bless din sa aming pagkain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.